Alright guys, welcome back to Gabay TV. Now, mag-update naman tayo about sa ating pinakamamahal na philanthropo rather than FLM, Francisco Leo Marcos. We will not appreciate of what he have done before. We appreciate what he have done right now in times of pandemic. That's why Francis Leo Marcos is a patin in our heart. Parang na-inculcate siya sa aming mga isipan. Dahil siya lang nakagawang ganyan sa lahat ng mga Ilocano na tumulong sa mga taong mahirap na makakain sa times na pandemic. Yun lang naman eh. Kahit guys, naiyak tayo. Dahil sa nalungkot tayo sa mga pangyayari, nawalan tayong isang FLM na talaga namang tumutulong. Lahat dyan, nagpapatunay, si Artadi. Nabigyan talaga, dalawang bisis. Si Jana Ercito, nabigyan talaga. Isang bisis o dalawang bisis ata. Lahat naman eh, nagpapatunay. Oh. Kaya, hindi naman kasalanan din na minsan. Nawagan tayo sa ating Pangulo na bigyan natin ng presidential pardon. Kaya naman ang ating Pangulo yan eh. Kasi ang iba dyan, mga lilotards, mga EBS-CBN, mga bias sila. Bias sila sa katotohanan. O yan, inamin naman niya na mangusin siya or whatever. Basta nakatatak na siya sa puso at isipan namin sa kanyang pagtulong in times of pandemic. Yun lang naman guys. Hindi na natin titingnan kung anong nakaraan na ginagawa niya. Kaya nga, may kasabihan na may kasalanan, mayroon din kapatawaran. Ayan, yung ginawa niya. Federal pala siya para sa natural gas. Oh. Alam mo ba yung natural gas? Kaya guys, 3-in-1 pala siya. Kahit na sa iba sasabihin nila, mga bashers na natural gas yung yan, hindi nyo natatanggap. Natatanggap namin na may kasalanan siya. Pero, ang mga nagawa niyang kabutihan sa panahon ng pandemya ay hindi na mawala sa aming puso at isipan. Marami kaming nagmamahal kay FLM. Kahit Ilocano siya, Bisaya kami. Pero lahat ng mga DDS nagmamahal pa rin sa kanya, hindi bumitaw. Alam mo kung bakit? Maraming magnanakaw dyan. Hindi lang natin magbanggitin. Mga politisyan. Alam naman natin eh. Hindi naman tayo nagising kailan lang. Hindi tayo sinilang kailan lang. Sinilang tayo ngayon. Matatalino ng mga tao ngayon. Alam natin sinong politisyan dyan ang magnanakaw. Pero may nagawa ba sila in terms of pandemic? Wala. Si Francis Leo Marcos lang ang aking idol. Idol naming lahat. Ha? Yung kasama ko dito, nagre-react din sila eh. Huwag kang bubitaw. FLM pa rin tayo. Ah, hindi ako bibitaw. Aminin namin kung may kasalanan. Pero under process pa naman. Wala pa. Kasi yung kaso na RA-6292 sa Bausi, hindi naman pala siya yun. Nandun na, nakulong na ang tao. Diba? Mahirap din kasing nakatutok lang tayo sa ABS-CBN. Hindi na tayo tututok sa ibang mga news. Eh dito minsan, maging ano tayo. Sasaliksik tayo ng pawang katotohanan. Makinig tayo kabilaan. Hindi yung makinig lang tayo sa isa. Diba? Kung sa ABS-CBN lang tayo makinig, eh paano ngayon kung minamanakula na rin ang mga puso at isipan natin para miniwala sa kanila. Dahil tinambak na nila lahat ang kaso eh. Kay FLM na lang lahat. Pati yung mga Francis Marcos lang. Si Francis Leo Marcos na rin ang inaano nila, akusahan. Hindi ganun. Mayroon pa tayong korte. Sino ba naman ang aamin lahat ng kayamanan na yan? Eh kung kayamanan niya, hindi niya aamin nila lahat yan. Dahil magtataksya talaga yan. Diba? Yun ang ano dyan.
So, hintay na lang tayo ng ano, kung totoo ba talaga na mayroon siyang ginawang kalokohan, tanggapin natin ang katotohanan. Pero ano man mangyari, nakatatak na siya. Dahil siya lang ang tanging taong nakatulong sa in times of pandemic. Yun lang guys. Yun ang aking komento.